in various in the wilderness, in various in the sea, in various among false brethren. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak? Am I not weak? Who is offended? I and I burn not. If I must needs glory, I will glory of the things which concern my infirmities. The God and the Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forever, evermore, knoweth that I lie not. And Damascus, the governor under Aretas, the king kept the city of the Damascus, with a garrison, the soldiers of Bezabai. And through a window in a basket was I let down by the wall and escaped his hands. Let's pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Medyo malalim ito, but I pray na makuha namin ang tema, Panginoon, nagdadaanan ni Paul nung time na yon at ang Corinthian Church, na makarelate din kami, Panginoon, sa aming time. I pray, Panginoon, sa mga aming prayer request, Panginoon, ng tatay ni Mark, Panginoon, I pray na i-comfort niyo pang bawat isa kanilang sakit, Panginoon, na hindi rin naasahan, Panginoon, na why comfort niyo sa Lord sila, at ihanda, Panginoon, kung naman ang mangyari, Panginoon, mga pangailangan, but especially, Panginoon, nawa sila i-save na raw. I pray na comfort ng bawat isa. Kung kaya pa itong gumaling, Panginoon, kayo pong malulati at kayo pong pagaling. And po, Lord, sa mga, sa amin din po, mga kukuha ng exam, Panginoon, doon na, Panginoon, give her favor, Panginoon, sa mag-review at unawa niya po, maritain ang dapat maritain, Panginoon, makapasa po, Lord, sa bigyan niyo po ng tugon ng kanilang panalangin sa ganyang bagay, ganyan sa kanilang hiningi na anak, Panginoon, kayo po magbigay according to your time and will. And then po, Lord, mga kasama namin sa alaala, Panginoon, ingatan niyo po sila. Ay salamat sa kanilang willingness at ingatan po, Lord, sila doon sa pag-exama doon sa mga tao. Bigyan sila ng pabol sa mga tao doon, Panginoon. Ganyan din kami, Lord. Yung Brother James, Panginoon, kanyang pamilya, masalamat po, Lord. I pray sa kanilang sakyan, Panginoon, na medyo ingatan niyo din po, Lord, na gamit. Salamat po doon. But hindi mo nawa masira sa dinasang oras. Mapag-check up bukas. At hindi naman gumastos ng mga husto, Panginoon. Ang pulad, mga ginamit na pray namin yung bagong sasakyan at ang transfer ng title dito, Lord. Kaya sa lahat, umuusad na rin po, Lord. I pray na bigyan ng pabor sa mga nag-alakad dito sa institutions, Panginoon, nag-grant dito, Lord. Ganoon pala ito, mga nag-aaral. Naka-adjust po ang bawat isa amin. Kami din, traffic, Panginoon, sa demands, sa presyo, Panginoon, yung iba na hindi namin nakakasama, ang dahilan, Panginoon, bigyan siya ng pabor sa mga lamang magulang na makita po nila na ito'y para rin sa kanila at advantage ang bawat isa pag kami naturuan, nagabayan ang inyong salita, Panginoon. Hindi po rin mga bagay hindi nabanggit, Panginoon, may mga sakit. I pray for the celebrance this month na naman, Panginoon. Sa lahat po nakaraos kami sa inyong salutation, Panginoon, kami po in our fourth year. Gabayin niyo pa rin bawat isa, kayo pong tatapat, Panginoon, dahil kayo po'y matapat din. At pumulalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May nakalimutan ba ako? Ako po na po. Dibding po sa lahat. Sa katulad ng sabi ko na medyo malalim to, pero hindi naman. Ang binasa natin ay ano lang, relate lang. So last week po, ang title natin is A Chaste Virgin to Christ. Okay, like yung ano rin sabihin, ang nalala niya last week, yung lingkod ng Diyos, kasi dito si Peter, si Paul, ay siya po yung ano, nagkatrabaho talaga, bukod sa mga elders sa Corinthian Church. Pinapakita niyo dito kung gaano niya kamahal yung mga tao. Amen? So sana nakarelate tayo to the point nga na iniingatan, pag alam natin virgin, chaste, okay, anong sabihin, malinis. Anong kabaliktaran ng malinis? Amen. Okay, so kinukumpara yung church sa isang babae. Okay? So anong tsura ng babae? Basta, usap pa ba yung ganun? Okay, pag kinasal, di virgin. Okay. Nakakadiri ba yun?
sa panahon natin parang hindi na binibigyan ng ano, pero the Bible picture po talaga yun ng ano, gusto ng Panginoon malinis. Okay? So kung hindi na, di bumawi na lang, kaso yun nga, hindi natin sa case nung hindi nakapagpigil ganyan, hindi maganda. Okay? So, but anyway, yun ang ginagawa ngayon ni Paul. Pero pansinin nyo nga, pwede naman malinis ulit eh, di ba? Kaya nga itong taga-Corinthians talagang madumi din eh. Pero si Paul ay nagkatrabaho siya para at least, well, nagkamali itong generation na to, next generation, maayos naman. Ganun po yung ating goal. Okay, huwag tayong ano, baka naman iba sa atin na sobrang, eh, wala na. Nadumi na ako, ganyan. Hindi, magpalinis ka. Okay? Tapos huwag mo i-desire na yung pagkakamali mo, gawin din ng next generation. Diba? Mas maganda kung mas malinis sila sa atin at mas nakakalugod sila sa Diyos. So, yun po yung last time, ha, last week. So, pero medyo na-cover nga dyan yung mga false teacher. Ganun po kasi talaga yun. So, yung linis na sinasabi natin dito, bukod sa, syempre, yung ano nga, malinis pag nagpakasal, mga kabataan, yung as a whole, yung church ay malinis. Ibig sabihin, hindi nahahaluan ng false doctrine. At yan yung mahirap sa mga lingkod ng Diyos. Okay? Kasi pumapasok at pumapasok yan. Ngayon pa nga alas sa panahon natin, kaya nakailang seminar na tayo dito, di ba? Tinututukan natin yan eh. Ano yung natakil na natin? Church history, Calvinism, atheism, isa-isa natin, soul winning natin, inirepaso natin yan para hindi pumasok yung mga false teaching, tama rin yung mga tao, iba na yung maging style ng church. So, lahat yan, inaayos natin kasi nga, ay, paano tayo pagpapalain ng Diyos kung di siya nalulugod sa atin? Tingin niya pa lang sa atin, compromiser. Diba? Katulad ng maraming alam natin. So, kaya nililinis siya ng lingkod ng Diyos, so, bayaya ng Panginoon. And then, to the point niya, sinasabi sa ano, parang tinutulungan niya pa yung Corinthian Church. Talagang kumukuha pa siya ng resource niya sa ibang bang lugar. So, madrama to eh, no? So, natapos tayo. Yan, so sa mga kalaban nga. Kasi mag-ingat tayo dapat kasi mga si Satanas mismo ay manluloko, magaling manloko. Okay, so ang hirap. Kaya ngayon, kahit di kayo pastor, kayo mag-aralin nyo rin yung sinasabi dito kasi minsan ay understand siguro yung mga concern lang ng mga bata dito, mga tapos, mga pag-asawa, tapos. Yun lang yung sinasa utak nyo eh. Hindi nyo man sa mga ano si pastor na puro ano, aral na naman, aral na naman. Detalye pati nung iniisip na ibang tao, pastor, gusto mo malaman eh. Eh, ganun eh. Yung pagkakalob ng Diyos, hindi naman, pero kailangan. So, yan, mga manluloko, kampo ni Satanas. Yan. So, huwag kayong magugulat pag si pastor ay sinasabi ganyan, ganyan sa ibang tao. Okay? Pero balance din natin. So, ngayon ay second part itong chapter 11, medyo ganun pa rin yung tema, pero this time, ang pansin nyo dito is, kukumpara ngayon ni Paul yung sarili niya sa iba. Okay, masama bang magkumpara? Depende, kaya nga ito. So, pag mali yung pagkumpara mo, mali yung motibo mo. For example, gusto mo lang maging magmukhang maayos, mas magbaling, magbida, ganyan, ganyan, papogi. Hindi maganda. Ngayon, title po natin this week is, hindi ko kinuha dito, pero yung tema nito is Setting Up and Defending the High Standard for the Church. Okay? Or for the ministry. Yan. Nagsabihin, hindi okay yung okay na. Okay? So, napalitan na yung ating ano, no? Pansin nyo ba? So, itong church natin, nabanggit ko rin nung isang kailanman yun, lahat ng pagtatapat na kaya natin gawin, hanggat maaari, ginagawa natin. Yung standard ay mataas. Hindi tayo pareho, basta baptist, pareho-pareho na yan. Walang ganun. I mean, yung iba, ganun lang utak kasi lang alam nila eh. Pero ngayon, marami ng baptist na, iba-iba na rin turo, may Calvinist na, may puro pera na rin, payaman na, may baptist day pa nga, di ba? Sino natuwa? May baptist day.
Talo pa natin ang Catholic, ha. Iglesia ni Manalo. Tumuntawa yung mga Baptist nun. Parang proud na proud. Hanggang hindi ko ma... hindi ko masiksik sa utak ko para saan ba yun. Kaya nagtatanungan din kami nun na ano, si Pastor ano yung tatanan, si Pastor Tan. Hindi ko alam bakit kami tinatanong niya. Eh, siyempre siya yung inaasahan namin mag... bibigay ng opinion eh. But anyway, sabi niya rin, hindi niya makita kung para saan ba yun. Sabi na iba, parang ma-appreciate naman yung mga Baptist. For what, di ba? Na-appreciate na tayo ng Diyos, okay na yun. Anyway, so hindi pa pala pala ng Baptist ngayon. Marami nang gano'n. Parang CCF, parang gano'n na rin. Gagayahan. Kesyo yung CCF daw, GCF, ginagay daw sa Baptist. Kaya yung Baptist ngayon, ginagay yung CCF. Talapatas. So, nasabi ko yun kasi hindi tayo gano'n. Amen? Ano yung biblical standard, mataas na standard para sa sarili natin, personal, sa church, sa kabanalan, sa kasipagan, pangunawa. Inaabot natin yun. Makikita natin ganun din si Paul dito. Bukod sa last week, iba pa yung mga false teacher, obviously, mga false teacher yun. Pero minsan kahit within the church or within yung mga lingkod din ng Diyos, minsan hindi rin pare-pareho. Ito yung pag-usapan natin ngayong gabi. Amen? Eh sabi dyan, I say again. So, babasahin ko muna sa English, tatagalogin ko, tsaka ako explain, ha? Kasi medyo ano nga to. Hindi ko yung madalas nakitang diniscuss to, no? Kahit saan. Kaya tayo didiscuss natin. So, I say again, let no man think me a fool, if otherwise, yet as a fool, receive me, that I may boast myself a little. Nagsabihin nun. Tagalog, ha, ganito. O, sinasabi ko ulit, walang, huwag niyo akong isipin. Wala sino mang isipin at tingnan niyo ako ng mukha akong loko-loko. Pero, ganun na rin. Parang kahit parang loko-loko, tanggapin niyo ako. Para ako'y magmalaki ng konti lang. Nagsabihin nun. Kasi ganito po. Actually, itong tema na to ay naulit na rin sa 1 Corinthians, 2 Corinthians. So, summarize ko na lang again. Si Paul po ang, sa panahon natin, considered siya the greatest apostle. So, kapag nagmalaki man siya, masama ba yun? So, nabanggit ko last time din sa mga pastor dati, si pastor natin. Si pastor, napaka-humble na tao. No? Pero minsan nga, kailangan niya sabihin yung mga, for example, accomplishment niya. Kasi paano malalaman, di ba? So, kaya minsan, sabihin niya, ganito, ganito. Madalas inakwento naman niya sa US eh. Nakapunta ako ng US, karamihan ng pastor hindi nakapunta eh. Mga ganun eh. So in a way, parang accomplishment din sa kanila ng panahon na yun. Or ewan ko sa ngayon. At ano ba yun? Ayun, kahit na paano, mayroon sila sariling property, kami nun. So si Paul, kailangan niya sabihin to, otherwise hindi natin malalaman. At para yung iba rin siguro, nasa panahon nila na... huwag siyang baliwalain ba? Kasi minsan, kahit sa atin eh. Ikaw ba, gusto mong binabaliwala ka? For example, si Brother James, tsaka si Ma'am Joanne. Minsan, parang ordinaryo member lang sila dito. Pero, minsan parang gusto nilang, alam mo na, parang hindi kami basta-basta lang. Ganun ba? Para magkaroon ng konting bigat ba yung sinasabi nila minsan sa church. Minsan, hindi masama yun. Ay, ganun, instructor pala dati yan si Bud, si Ma'am, yan. Kaya minsan, ginagano natin, di ba? Kaya si Bud nga, hindi naman kailangan sabihin minsan sa soul winning. Sinasabi niya, para lang bang ano? Di ba, minsan, parang bigyan ng tao yung konting bigat na sinasabi mo. Kasi minsan, mukha kami hindi naman gusgusin. Pero makasabihin mo, wala naman pong sinabi, di ba? Kaya si Bud, minsan sinasabi niya, ano man yan. So, ganun din po si Paul. Okay, so hindi masama lagi yan. Masama yung lagi-lagi. Alam nyo ba na ganyan ako? Kahit walang kinalang. So si Paul nag-instruct siya dito. Kaya yan ha. So kaya sabi niya, medyo magmamalaki siya ng konti. Para malaman naman ang tao kung sino siya at hindi naman siya minimize masyado. Okay? So tuloy natin. Kaya sabi niya, that which I speak not after the Lord. But as it were foolishly in this confidence of boasting. Yun na nga, ibig sabihin, nililinaw lang niya. Okay, magyayabang ako ng konti. Hindi utos ng Diyos to. Okay, so ibig sabihin, madalas yung gawin niya ni Paul yan eh.
sa kanyang mga reasoning para maintindihan natin na kung saan niya nilalagay yung sarili niya at yung salita ng Diyos. So, ganun po tayo. Kahit yung pastor ito, madalas ginasabi ko yun. Pag hindi ako ganun ka-confident, ito, hindi ko naman nakuha sa Bible to, nakuha ko lang kanino, sasabihin ko sa inyo. Para, pag pinakinggan nyo, tinanim nyo sa puso nyo yun, at is alam nyo na hindi yun na ang weight nun, hindi ganyan. Okay? Seeing that many glory after the flesh, I will glory also. Yun. So, sinabi niya ngayon bakit. Di ba? Kasi may mga talaga daw mapagmalaking iba. Yung ibang tao daw mapagmalaki. So, nangyayari si Paul, talaga siya yung tunay na lingkod ng Diyos. Yung iba, nakisaw-saw na lang siguro sa ministry. Wala namang pinatunayan pa. Tapos sila pa yung nagyamayabang. So, ano mangyayari pag ganun? So, pag sa mga tao na baguhan, especially, mas titingalain yung iba, wala namang ano to. Wala namang matinding paglilingkod sa Diyos. Pero bakit hindi yung gawin nating pattern, yung talagang lingkod ng Diyos? Nakakuha niyo ba yung sabi ko? Madalas ginamit niya rin yun, ba? Yung si Papretas ba yun? Sabi niya na exalt na, hindi yung exalt, pero gawin nating model to sa ating ministry kasi halos mamatay na siya sa ministry. So, ganun yun. So, may, hindi naman siya tinataas, pero parang ganun na rin. Para gayahin yung mga maayos na likod ng Diyos. Okay? So, yun yung dahilan, ha? Ito na. So, after this verse, medyo ano niya, take it with a grain of salt. Again, gumagamit si Paul ng mga talinhaga. So, huwag niyong, ano, tingnan natin kung nasan lang yung tama. Okay? For ye suffer fools gladly, seeing yourselves are wise. Sa Tagalog, hinahayaan niyo raw yung mga loko-loko at natutuwa pa kayo. So, imagine niyo yung kaninang binabanggit ko na sige, mayabang. Ibig sabihin, siguro pinupurin lang, galing talaga mag-preach ni Paul, ganyan, no? Galing, praise the Lord, ganyan. Pero wala pa napatunayan yun. Sinilakasan lang yung boses. Gumamit lang ng mga salitang ano, bilib na sila. Hindi pala lalo yung mga Calvinist, di ba? Yan ang tatak nila eh, kung di nyo pa alam. Magaling sa libro yan, at mga terminology. Yung mga medyo baguhan, nakukuha nila kasi galing talaga niya, no? Calvinist pala yun. Kasi mali tinuturo nun. Pero yung mga ordinary member na hindi pa ganun ka-experience, hinahayaan nyo yung mga loko-loko kasi sabi ni Paul, okay? Kasi nga, pinagpapalagay nyo na matalino na kayo. Yun. So, ingat doon pag ganun, okay? For yourself, if a man bring you into bondage, to medyo exaggerated, di ba? So, hinahayaan nyo siya, yung iba dyan, inaalipin na kayo. May mga ganun bang member, mga Baptist? Meron. Lalo kulto. Pero kahit sa Baptist, maraming tinakwento sa dahil si Pastor, yung si Abante raw, sabihin ko na, kasi sikat na siya. Kinasabihan daw niya yung member niya, no? Hoy! Oh, kailangan ng church ng ganyan, ha? Bigay ka ng ganyan. Ngayon sa kwento-kwento, ha? Opo, sige po. Sunod yun. Kasi yung si Tatay Abante naman, no, pinapalo daw yung member. Sorry po. Tapos yung ibang pastor naman, minumura naman daw yung ano. Sumahal na mahal pa raw ng pastor nila. So parang sumasobra na ata. Amen? So yung iba naman, sa giving, over din naman. Di ba? Iba, ganun. Sabi ba naman? Parang ano rin, parang ano ba yan? Yung networking. Nakaral ba yung networking? Ang titigas ng mukha ng iba nung sabi, oh, wala kang pera ngayon, mangutang ka. Di ba ganyan? Ay, mamuhunan ka, mangutang ka. Imagine that, kung di ka committed. Meron din ganun mga pastor. Even worse, di ba? Ang tithes ka, pag kumita ka, yun ang bigay mo, 10%. Eh, sobrang ano na, gahaman na. Oh, meron kami tayo project, ipangutang mo yung church, magpapalain ka ng Diyos. Patay ka na ito. Bihira naman yung ganun, pero may narinig na po ang ganun. Kaya sabi ko, naalala ko lang dito. Kaya may mga tao daw na ganun. No? Inaalipin na kayo, okay lang sa inyo? If a man devour you, if a man take of you, kinukuhaan na. So alam natin testimony ni Paul, naalala niyo sa Acts 20, baliktad, si ano din, si, naalala niyo si mamatay na, si, pag nagpapaalam yung lingkod ng Diyos, si, ano ba yun? Letter E. Hindi, si ano pala.
Nag-anoint kay Saul. So Saul, di ba? Samuel. Samuel, okay. Samuel, sorry. Nagpapaalam si Samuel. Ganun na ganun din. Sinabi niya kayo, patulad ni Paul. Talagang nirecount niya, wala akong inang, wala akong niloko sa inyo, wala akong yun sa inyo. Kasi ganun naman talaga dapat ang lingkod ng Diyos. Ano pa? If a man exalt himself. Ano yun? Nagyayabang na. Tapos pinapayagan pa nila. Ba't ganun? Eh kasi nga, naloko na sila. Kaya ngayon, mamaya, pagkatapos ito, si Paul, di papakita niya sa atin ano yung standard na mataas at maganda bilang lingkod ng Diyos. Kaya pag nakakita kayo ng mayabang na lingkod ng Diyos daw, ano ba yun? Hindi na lingkod ng Diyos yun. Ba't basta ba sinasabi pa yan? Alam na namin eh. O sana nga, di pa kayo na-encounter ng gano'n kasi meron gano'n. Meron. Banggit ko nga sa isa, nag-adultery naman. Yabang na, nag-preach sa amin yun. Inukwento niya pa yung baril niya. Yung baril niya lagi. Ano nga, baril ako eh. Baril ako. Nagit-git nga ako. Ang haba ng preaching. Sa kwento, ano eh. Patawarin na nga tayo ng Panginoon kasi minsan talaga ako hindi ko mapigil. Kahit ako, kahit mga pasto. Ganyan. Kasi kinuwento niya dito kung paano niya hinabol yung gumit-git sa kanya, nilabasan niya ng baril eh. Yun ang nakuha ko doon kasi yun ang kwento eh. Eh nung una, tanggap pa yun. Eh nung nag-adultery na rin siya kasi nag-adultery din yung pastor niya, naalala ko yabang talaga nito. Pangalanan ko ba? Na? Basta, kano na ni Abante Roy, shooting practice. Alimutan ko pangalan, salamat siya. So, may mga taong ganun. Kaya sinasabi ni Paul yun, meron sa panahon nila, meron sa panahon natin, may yabang. Inukuhaan yung mga member. Eh, now, if a man smite you in the face. So, sabi, may yabang talaga to. Hinahayaan niya. So, lagpasa tayo dun, ha. I speak as concerning reproach as though we had been weak. Ayan. So, pinukumpara ngayon ni Paul, eh, kami hindi nga namin ginagawa yun. Eh, hindi mo naman kasi kayang gawin, Paul, eh. Parang hina mo kasi. Hindi ganun, sinasabi ni Paul. Howbeit, wherein soever any is bold, I speak foolish, I'm bold also. So, ganito ang ginagawa ni Paul. Ngayon, binabalance niya nga. Huwag niyong isipin na kaya sila nagyayabang ng ganun, sila lang may karapatang magyabang. Minsan, ganyan ang utak natin, eh. Di ba? Minsan, hindi kasi tayo nagawasan ng Bible, madali tayo makuha ng leadership, quote-unquote. So, kaya sabihin niya, kaya na matapang yan, kasi godly yan, eh. Nagsabi pa nung kayabante ng ganun, eh. Ewan ko ngayon, hanggang ngayon ko na na-realize, hindi yata totoo yun. Anyway, so kaya tinatapatan sila ni Paul. Naintindihan niyo ba yung kwento? So ito, so bibigyan niya ng credential yung mga sarili niya. Okay? Tingnan natin ngayon kung gano'ng ating disipol. So, are they Hebrews? So am I. Pag sinabi pong Hebrews, bukod sa lineage, actually, sinabi rin ni Paul yan isang beses, Hebrew of the Hebrews. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin nun, pinaka-strict talaga sa batas ng mga Hudyo, okay? So, sinabi niya, ako din eh. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. So, yung sabihin, sinasabi ni Paul, kung may mayabang dito, ako yun. Are they ministers? Are they minister of Christ? So, alam nyo na, mga pastor to, mga ano man. Okay? So, ganun din siya, pero sabi ni Paul, I speak as a fool, I am more. So, ibig sabihin, talaga tinatapatan niya na para may turo siya sa atin ngayon or sa kanila. In labors more abundant. Okay? Ang lungkod ng Diyos, mas matindi, mas masipag. May pwede kang sabihin, ito yung ginawa ko. Okay? Again, huwag mamamalaki eh. Binabalas siya, kahit mamaya, binabalas niya yan eh. Mamaya, makikita niya. Pero, hindi na pwedeng lalong magmayabang yung konti ginawa, di ba? So, meron kasi sa panahon natin ganun. Alala ko si Pastor Anderson eh. Natawa siya kay James White eh. Kasi pag nagmalaki yun, oh, pupunta kami ng Africa para makipag-debate. So, yun na yun. Oo, alam mo bang ilang debate nang ginawa ko? Ang dami naman talaga. Kaso nung na-accomplish mo doon. So, kaya tayo, soul winning, yun ang ating pinagmamalaki. Man. Kaya di naman natin lagi pinopost yan, pero automatic na yun eh. Kasi sila masabi dyan, at minsan, pag kailangan, sinasabi natin, parang maaganyo rin yung iba, kasi yung iba parang tamad.
Nakakita pa yung Baptist na walang soul winning. Hindi pa kayo, hindi nyo pa alam yung iba. Pero nakwento ko sa inyo last time yung, hindi ko nasabing yung sino, kasi friend ko yun eh. Bait naman, kaso ang kwentuhan eh, una, kung saan-saan nga kami nakakarating eh. Kasi parang taga Cebu eh, ganyan eh. Nakapunta kami ng Bohol, ng Aklan, ng ganyan. Ano ginagawa nyo? Basketball. Tapos tinanong ko, ano bang soul winning program nyo? Once a week ba yan? Twice a week? Parang di ba kasagot? Minsan-minsan daw, pag ano, pag once a year, twice a year, pag may special program sila. Ayun yung mga panahon na sabi ko sa inyo. Amen? Nang kwenta, di ba? Magaling lang magsalita. Eh, yung soul winning, yun ang pinaka-importante. Tsaka mahirap yan. Kaya nga, marami nang bumibitaw dyan. So, yan, inuupalan natin din kay Paul, ha? Kasi ganun si Paul. Sabi niya, ang dami kong ginawa, eh. Kilala niyo ba si Paul? Nung panahon nito, hindi pa siya sikat na sikat. Kasi sinasabi niya, para yung mga tao, hindi yung tipong nakukuha sa galing lang ng salita. Amen? Ganun din kayo. So, ganyan ang utak niyo dapat. Again, hindi natin lagi pinagmamalaki ito. Totoo sa totoo lang. Amen? In stripe above measure. O bakit na? Ba't pati hinataw siya, pinagmalaki niya? Pwede mo magpalaki yung hinataw ka? Depende kung bakit kayo hinataw. Pero pag lingkod ka ng Diyos, katulad ni Paul, natapos natin yung Acts, di ba? Alam niyo mo yun, naglalaylo siya noon. Nakakalimutan yun eh. Well, laylo ka muna. Punta ka muna din sa gantong lugar. O sige. Mapapatay na ako ng mga Hudyo. Di yan din siya. Ano. Nakita niyo yung sa Athens ba yun? Yung mga to, tindi nito sa idolatry. Hindi siya nakapagpigil. So, gusto ko sabihin dito, pag totoong lingkod ka ng Diyos, minsan di maiwasang magkaroon ng kaaway. Amen? Ganun yun eh. Kaya pinagmamalaki niya yun. Okay? Sa magandang ano, ha, sense ha. Ba't sila? Ano mong ginagawa rin sa Panginoon? Bakit kung napapaaway mo, hindi ka tulad ko? Parang ganun. Kasi nga ako, pag kailangan, gagawin ko. Kung alam ko na may may mga maraming Hudyo dito, mga galit to, kailangan kong gawin, gagawin ko pa rin. And therefore, ano, marami siyang trouble na pinapasok. Hindi for trouble's sake, pero talagang napapaaway siya at nagugulpi siya. Amen? So, nakita niyo yun? So, ganun din po yun. So, again, huwag niyong husgaan yung pastor. Pastor, maraming kaaway itong pastor natin. Tanong mo, bakit? Okay? Ano pa? In prisons mo, ganun din. Bakit siya madalas makulong? Ginagawa niya kalooban ng Diyos. In deaths of. Ano yung sabihin nun? Munti ka siya mamatay. Kung alam niyo yung Book of Acts, madalas. Ulit-ulit. Nagulpe. Kala niya, patay na. Hindi pa pala. Di ba? Naalala niyo. Okay, of the Jews, 5 times received by 40 stripes, save 1. So, yung 40 stripes saved 1, bali 39 yan. Again, ang rule kasi sa kanila, maximum ng 40 ba? 40? Diba? Nadaanan na natin yan. So, pero pag sa Romans lang naman yun. So, pag sumobra sila sa 40, sila yung hatawin. Kaya, binabawasan nila lang isa. Panigurado. So, ilang beses? 5 times. So, kung naalala nyo, diba, hinuli siya, hindi alam gagawin sa kanya. Hatawin muna yan. Para malaman natin kung anong kasalanan niyan. So, Jesus, ganun din ginawa sa kanya. So, again, so bukod sa stripes, beaten with rods, isang beses siya, ito yung nagkakamali, dito siya munti ka mamatay sa axe. Yung in-stone talaga siya, galit na galit. Huwag ganun nyo. Patay na yan, sige, iniwanan. Yung pala, buhay pa. Thrice I suffered shipwreck. So sa axe, na isa lang yung na record, pero dito sabi niya, tatlo. A night and a day have been in the deep. So, intindi ng buhay niya, no? Pero tuloy pa rin sa paglilingkod. So, sino dito ang naranasan niya na to? Kahit isa lang. Matindi. In journeyings, oh, yun din tayo, di ba? Sa alahala. Kung nireview ko to, medyo nakaka-relate din ako. Sabi nga sa inyo, parang matulad niya ang sasakyan. Kaya sa gipay ko yung kaya tayo ng bagong sasakyan para pag malayuan, yun na lang. Bago-bago yun, di yun, ano. So, ganun si Paul. Bakit yung talaga siya mag-journey? Nagagala lang ba siya? Hindi, ganun talaga. Kailangan sa ministry. Maganda yung may church dito, may church dito. Maganda, meron din doon.
Imagine nyo kung kulang yung church na established before. Okay? So, ano pa? In perils of waters, ganun din nyo, pag masyado kang madalas maglayag, in danger ka talaga. In perils of robbers, lagi ka nasa daan, mas madalas-dalas yung malaking chance na manakawang ka. So, binanggit niya dito yung iba namang source ng kanyang parents, no? Own countrymen. So, pag ikaw yung nag-travel, madalas ay hindi. Siyempre, mga di kakilala, yung titirahin ka niyan. Pero sabi niya, pati mga kababayan ko, parang yung sabi ni daddy nung, parang ganun. Tsaka si pastor din, sabi niya. May pagkakatiwala na kung kapwa ko Pilipino. Hindi, lagi. Oo. In perils by the heathen, syempre mga hindi na manampalataya. In perils in the city, in the wilderness. In short, kahit saan. Ito yung malupit, in perils among false brethren. Kasi nagtitiwala kayo, no? Huwag mo sabihin, andito tayo ngayon, ha? Makaano tayo dito, tapos hindi pala kapatid. Yun ang masakit, no? Nangyari din kay Jesus yan. At mangyayari sa atin yan, kaya rin inaaral to. Huwag kayo masyadong hindi na ako magtitiwala, ayoko na magtiwala. Pwede ba yun? So yan, naranasan yan. At pananasan din natin yan. In weariness, in faithfulness, weariness, parang nakakapagod ka na. In painfulness, masakit na. Either isang pamo, kung ano man yan, nagulpi ka, o sa puso, no? Dami mo ng pinagkatiwalaan. Mga member, ganyan, kala mo maayos na, tsinaga mo ng ilang taon, bandang huli, ano lang, babaliwalain lang, ang dalas niyan sa church. Mga bata pa, inaalagaan mo na yung kwento lagi ni Pastor, ganun eh. Yumaman lang, eh hindi ko naman alam lahat ng kwento, no? Pero malis eh. Siyempre, hinayang na hinayang siya. Dati, mahirap lang sila, no? Yumaman, saka na wala, nag-CCF. Ewan ko, anong problema rin nila, pero ang sakit nun sa pastor, no? In watchings often, ano yung watching? Ganun din, ano yan? Watching, parang nagbabantay po yan, okay? So, pwede yung prayer, okay? Pray ka ng pray, matyag ka, hindi ka nautulog, minsan, araw bantay yung iba, yan, mga ano, mga driver. Susunduin kayo. Ano pa? Yung ginagabayan kayo, mga bata. Inaalam yung mga ano nyo. Pag wala kayo dito, pinag-uusapan namin kayo. Pag wala kayo, lalo. Hindi para chismis. Para panalangin. In watching, in hunger and thirst. Ba't nagugutom naman si Paul? Eh, yun nga, minsan magsabiyahe, di ba? Tapos na persecute ka pa eh kung madami yung pagkain nyo, di gutom. In fasting often, in cold, in naked. Eh, ba't naman yung nakedness? Eh, katulad nga na, nahulog nga sila sa dagat eh. Tapos ka eh, magulpi ka pa. Makulong ka pa. Ang hirap. So again, ba't yung sinasabi to para maintindihan ng mga taga-Corinthians sa katatid? Ano yung hirap karanasan ng mga lingkod ng Diyos? So again, di laging ganyan, ha? Pero minsan equivalent yung mararanasan natin. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the church. Ito yung maganda eh. Ano sabi doon? Basahin ko ulit sa English. Tapos Tagalogin natin, ha? Beside those things, so nabanggit na natin yung mga nagdaanan niya, that are without, sabi, sa labas lang na pala yun. Kasi yun ang naranasan mo sa labas. So that which cometh upon me daily, so daily. So yun nga, misa, paghihirap, problema. May sabi dito, kung meron daw siyang iniisip, ano? The care of all the churches. So bagay kasi, dami niyang church na in-establish, iniisip niya yan, pag binabasa mo yung letter niya, di ba, iniisip ko, pinapalalaan ko kayo. Puro yun pala yun. Kaya niya, pinagdadaanan yung mga dapat na pagdaanan para sa church. So sa case ko, syempre isa lang naman yung church. Pero minsan naiisip ko din ibang churches eh. Nabalitaan ko, ganyan-ganyan. Nako. Baka after isang generation, wala na to. So nakakalungkot.
So ito, medyo mag-aano naman siya ngayon, mag-a-appeal naman siya sa ating awa, no? Kasi nga, nakita natin kanina, tindi ni Paul, no? Superman. Pero hindi. No? Sabi niya, who is weak? Ba't siya ba pinagbibigyan niyo? Ay, siya mahina eh. Ako din eh. Nakala niyo ba, hindi ako nangihina ilang beses? Lalo pag nagulpe ka na ng ilang beses, iindahin mo na yun, ibang sakit doon, mga natili na yun. Kaya nag-a-appeal siya doon, si pastor po. Eh, Paul, kasi sakit mo naman magsalita eh, kaya na-open sila eh. Ano mo sila? Ako ba? Hindi! Ako din! Kala nyo ba? Dati, di ko na maintindihan yun. Sabi ni pastor, ako pinaka-offended dito eh. Isip-isip ko eh, ikaw pastor, dapat malakas ka eh. Hindi mo masabi yun. Lahat na nakikita niya, kita niya. Lahat ng kasalanan, may mabalitan mo ito. Lord, pag-pray mo to, pag-pray mo yan. Ano kaya pinipreach ko? Tapos, gaganyan pa kayo. Siya'y na-open. No, alam niya yung tama, ginagawa niya yung tama. Tapos yung mga nakikinig, supposedly nakikinig, parang nang-aasar pa. Alam nang huwag gawin yun. Gagawin pa rin. Nabi nung makinig, di nakikinig. Yun ang malinip, kahit andito lang ha, dito pa lang yan. E paano paglabas na? Kaya alam ko yun, tansyado ko yun. Ito, walang mangyayari dito sa taong to. Yung sabi rin dati ni Pastor yun, ito, walang mangyayari dito. Hindi lang sinasabi ko sino, syempre. Pero tansyado nyo yun, kasi depende kung paano nakikinig at hindi nakikinig. Kita mo yun, kitang-kita ko dito, hindi nakikinig. O kaya yung mukha, parang humingiwi pag medyo matindi yung preaching. Kaya, okay, sinasabi niyo to para mag-relate naman yung mga tao. Nangihina din ako, no? Offend din ako. Kaya nga sabi niyo dyan, I burn not. Sa inyo, offend ako, nag-burn na ako. Init na ako eh. If I must needs glory, I will glory of the things which concern my inferiors. So ito medyo nabaliktad rin niya. Alam niyo naman yung, ang tawag ba dyan sa ganyang ano, talinaga? Or figure of speech, parang irony ba yan? Binabaliktad ba? Okay? So, ano nyo yun? Itindihin nyo kasi minsan, yung iba nasosoba naman dyan. Wala na minsan sense. Kasi gagamit siya ng gift. So, yung sabi niya, kung ako man ay mag-glory, doon na ako mag-glory sa aking kahinaan. Okay? So, ganun. Magsasaya ka doon sa kalakasan mo. Bakit siya sa kahinaan? Kami, explain niya yan. Mahaba-haba to. Okay, the God of our and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forever, know it that I lie not. So yung binasirin ko sa inyo kanina, di ba? Bakit niya sinasabi yan? Para tumutok yung mga tao. Kasi again, ang naisip nyo, I'm sure, kahit dati kasi ako, ganun, kasi tao lang namin nagsasalita. Isip-isip ko, baka papa-effect lang to si pastor. Kaya sinasabi yan ganyan. Kaya ginasabi ni Paul dito, hindi ako nagsisinungaling. O, sige, tutok. In Damascus, the governor, sikat po itong kwento na to. Okay? So, ano nangyari dito? Isa mga experience ni Paul, sobrang hinahabol na siya, para siyang kriminal. Patayin talaga siya. Doon may mga kapatid siya doon. Hindi niya hinarap na kasi ang dami yung experience na ginulpi siya, ganyan-ganyan. So, itong particular na tagpo na to, hindi na siya nagpahuli. Ginawa niya kasi papinilit na rin siya ng mga ano eh, mga kapatid. Naku, mahuhuli ka dito, eh mayroong wall doon. Di ba? Nakita ko pa ngayon sa basta may picture diyan na kung saan talaga siya. Ano ginawa sa kanya? Nilagay siya sa basket. At parang mga kriminal eh, no? Ganun tingin sa atin minsan eh, mga kriminal. So ginawa sa kanya, nilagay sa basket, tapos inano siya. Parang anong pelikula ba yan? Anyway, so bakit niya nasabi yun? Kasi, hindi natapos. Kailang minutes na ako dyan? Wala pa siguro 14, ha? 14, ha? Sige, tapusin ko na. Yung ito kasi, yung 12 minutes, pagpapatuloy niya ito eh. Kung ano yung mga naranasan niya. Okay. Kung sino dito yung gusto nagtatago sa batas,
Di ba? Nalala nyo, nag-umpisa pa lang yung ano, yung pandemic. Nag-close ba kayo dun ba sa inyo? Nag-close kayo? Nag-alternate. No? Dito kasi ba, talagang mainit yun, di ba? March 2020. Nag-pray ako nun, sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Hinto kami. Lahat ng kilala namin, huminto. Online muna. Pray lang ako kasi anong gagawin natin, di ba? Eh, mga bago itong mga to. Konti lang namin nun. Eh, syempre, hindi papayagan yung mga ganyan. Tapos, di ba? Grabe yung takota nun. So, iniisip ko lang, Lord, anong gagawin namin? Binabasa ko yung Bible. Yung mga ganitong tipo, mababasa mo. Kasi, gawain ng Diyos, ihinto dahil basta ayaw ng mga tao eh. Ihinto mo ba? Walang magandang dahilan. Kung ayaw nilang makinig, huwag silang makinig. Ba't nila pinipigilan yung mga Kristiyano ng time na to? Mukha demonyo sila eh. Ganun lang nakikita natin doon. Kaya bagong gawain to, sabi ko, wala. Hindi natin gagawin yan. Bahala na sila. Hulihin nila tayo dito. Plus, kasi natunugan ko nga yan, ha? Peke yan eh. Maaga pa, natunugan ko na yan. In a way, natutuwa ako kasi nga walang pasok. Diba? Kami. Pero nawaawa ako doon sa mga talagang yan. Sina Kuya Jun. Binuhin mo, magbebenta ka. Huwag ka muna magbenta. Saan ako kukuha ng pera? Nakuloko eh, no? Sa inaasahan, ayuda eh. Ayuda, consistent ba yan? So, kaya... Anong gagawin natin pag pinagbawalan tayo? Depende. Pinagbabawalan tayong gawin yung masama, hindi huwag natin gawin. Tagal naman natin din na ginagawa eh. Pero pag, kaya ang preaching ko nung unang linggo na yun, yun nga, yung higher powers. So, sunod ba tayo? Sunod tayo sa mga dapat natin sundin. Pero sa mga hindi natin sundin, huwag natin sundin. Kaya pinanindigan namin yun. Hindi kami nag-stop. Ngayon, nagkaroon lang na online. Nadagdag lang. So, pero masarap eh, ba? Kaya iniisip ko na noon. Talagang iniisip ko na noon. Tapos mayroon pa sa Canada, drinag yung pastor. No? As in, talagang, ano siya, hinuli siya dahil kesyo hindi siya huminto ng ano. Takotan to, ha? Kaya nakikibalita rin ako sa iba. Hindi kami, hindi din kami huminto. Encourage ako. Wala, walang hinto-hinto. Ayun. Alam ko, maliit pa naman tayo, siguro, di tayo papakilaman. Ganun na nga. At doon pa kami dumami. Dahil doon. So, gusto ko lang sabihin, whatever happens, di ba, nakita nyo naman si Paul, eh. Kayo na mag-ano, kayo na mag-judge. Si Paul ba ay OA ba si Paul? Paglilingkod niya sa Diyos? Pwede naman siya huminto, mag-online muna, for how many months, pero hindi siya umayag. Kayo mag-usga. Hindi, obviously, tama yung ginawa niya. Amen? Wala ka na magagawa. Pag may mga ganun tao, talagang wala na sa rason. Ito yung gawain ng Panginoon. Ito yung napagawa sa'yo. Malinaw. Napagawa sa'yo ng justo. Ayaw nila. Inahalda kang anong gagawin mo. Tuloy lang. Ano mangyari? Mangyari. At yun na nga, nangyari kay Paul ng ibang bagay. Pero bandang huli, pinagmamalaki niya pa. Sabi nga nung sila, ano, badge of honor yan. No, baliktad. Sa halip na maawa ka sarili mo, pag malaki mo pa, katulad ni Paul. Kaya si Pastor Anderson, yun ang bad honor niya eh. Tatawa na na nga lang eh. Ilang ba, naban ako sa ganyang bansa, ilang bansa, nawala na, hindi ko na alam kung ilan, basta alam. Kaya sa halip na kagalitan siya ng mga ano, yung iba nagagalit sa kanya, inaasar siya, yung iba, humahanga pa kasi, anong klase ka ba? Bakit kayo baban sa bansa? Kaya ngayon, papakinggan lalo. Pakinggan nga natin yan kahit binubura yung mga YouTube nila. Gusto ko mapakinggan yan. Bakit kaya sila binaban? Lalo ngayon may nakikinig. At salamat sa Panginoon. Ganun din actually si Paul. Ganun yung experience niya. Kahit yung iba, ginugulpi siya. Pero yung mga kapatid, lumalakas. Naninindigan lalo sila. Ano mo ginagawa ni Paul? Kilala ko yan. Baka Diyos yan. Wala namang inaapi yan. Wala namang nagpe-preach lang yan. Ba't nila gaganyanin? Kaya mga tao ngayon, lalong ano, totoong lingkod talaga ito ng Diyos. Amen? So kaya tayo, tatapusin na natin doon. Amen? Yan ang standard na napakataas.
At hindi yung basta-basta gagayahin lang ng iba. Amen? At napansin nyo ba, hindi siya kailangan mag-doctor of ganyan, gumaduate kung saan. Nakatatak yun sa mga nakakita sa kung paglilingkod ginawa niya. So, ganyan sana yung ating pattern. Huwag kayong magmamadali na kayo, galangin din ako. Eh, si Pastor, binabastos nga. Eh, gaga. Si Pastor, ano eh, walang kaibigan yan eh. Kasi galit sa bakla yan eh. Nasa inyo na yun, Abad? Namatay na. Sino? Sino dyan? Yung red. Sige, ayaw na eh. Sinensor na tayo. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa patotoo, Panginoon, ang inyong lingkod. Si Paul, I pray na na-inspire po ang bawat isa. Nakita namin ang pagkakaiba ng paglilingkod na pakitang tao lang. Nakita namin yung nakikisaw-saw lang. But nakita namin yung kay Paul na hindi niya iniwasan, Panginoon, yung trouble, Panginoon, na kokos ng paglilingkod sa inyo. So I pray na yun na po ang aming pattern, even more kung meron pa. But I pray na bawat sa Lord, sa aming mga adjustment, Panginoon, sa aming schedule, sa gastos, Panginoon, sa commitment namin sa alala, Lord. And sa ganda po sa place namin dito, Lord, I pray na ang dapat namin gawin, magawa po namin, na salamat sa aming anniversary. Patuloy po kami sa mabuting gawa, magsipag, Panginoon, yung mga kailangan pa matrain, Panginoon, ingatan niyo po bawat isa. Sa aming trabaho, preserve niyo po, Lord, aming kalusugan, Panginoon. At kung special mention kanina, Panginoon, makapasa mga exam, mga may sakit, Panginoon. Kaya mong malalati. In Jesus' name we pray.